Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa iyo. Again, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? So start na natin ang reading. Kunin muna natin yung main energy mo. Okay, ang bilis ng lumabas na cards. You do have here the Magician. Wow. I feel like you are guilty of something. Meron kang bagay na gusto mong makuha pero hindi mo nakuha. And now you are guilty na medyo hindi mo nagustuhan yung resulta nito. And maybe for some of you, medyo may galit, may inis kang nararamdaman kasi hindi mo nakuha kung ano man ito. Okay, maaaring nakitaan mo ng potential ito or something na gusto mong mangyari. But for what I can see here, eh dahil hindi nangyari, medyo masama ang loob mo. Okay? Of course, hindi yun magre-resonate sa lahat. Hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. Okay, for water sign, please. Okay, yeah, you feel defeated, natalo, or yung iba sa inyo, nalugi, natalo. And with the Five of Swords, I feel like feeling mo kasi ginawa mo or nag-expect ka eh. Yung iba nag-expect, yung iba ginawa mo, yung best mo. The problem is hindi naging maganda yung resulta or balik nito sa iyo. So you're feeling defeated, you're feeling angry yung iba sa inyo, and maaaring kasi naghintay ka, or maybe kung hindi man yun nga ibinigay mo yung lahat, kaya lang problem hindi naging maganda yung resulta nito sa iyo. So move naman tayo sa person mo. What do we have here para sa person ni water sign? Okay, for your person, you do have here the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Five of Pentacles, Taurus. Yeah, another earth sign. You might be dealing with an earth sign. Bottom of the deck is the Fool. Okay, for some of you, this could be someone na tinutulungan ka. Okay, or may pagtulong na ginagawa sa iyo. Could be a friend, could be a family member. Although this is a love reading, yung iba sa inyo, hindi naman para sa love yon. Pwedeng yung reading natin for you is para sa iyo and as a friend mo or sa pamilya mo. And this person, dinutulungan ka niya. But with the Five of Pentacles, I feel like pwedeng merong mga bagay na nawala sa kanya, or may something, this could be money issues na pinagdadaanan ng person na ito, and might be kaya hindi niya maibigay yung ine-expect mo, or kasi maaaring kailangan niya yung tulong mo or kailangan kanya. The problem is pagdating sa kanya, maaaring sa ngayon wag ka muna mag-expect dahil hindi niya naman talaga maibibigay kung ano yung hinihiling mo or yung kailangan mo, dahil kaunti lang yung kaya niyang i-offer or ibigay sa iyo. Pwedeng pagtulong ito. Okay? Itong person na nakikita natin ka-connect mo. Yung iba kasi talaga hindi love reading ito. Okay? O nakikita natin, konti lang kasi yung kaya kong maitulong or maibigay sa iyo. Okay? And ikaw parang deep inside yun, yung nalulungkot ka or nasasaktan kayo iba sa inyo, guilty ka na, naiinis ka na nagagalit. Pwedeng ganun eh. Pwedeng may emotions talaga sa'yo na hindi mo gusto yung emotions na yon, yet wala ka naman magagawa kundi maramdaman kung ano man yon. Okay? And the Fool is here. Yeah, I feel like this person hurt you. Nasaktan ka or nalungkot ka sa mga ginawa niya or sa mga desisyon na sinabi niya sa'yo. Okay, alamin natin ano ba nasa isip ng person na ito. Okay, we do have here the Knight of Swords, this is Knight of Wands, bottom of the deck, Aries, Leo, Sagittarius energy. For some of you, you're dealing with someone who is very passionate, or pagdating sa mga ginagawa niya, nandun yung emotions or yung pagmamahal niya sa kung ano man ito. Okay, possible na tuloy ito. I can smell or I can feel someone na uminom ng soft drinks. This could be your reading, no? Cola, yeah, a cola. This could be reading kung ikaw ito. Yeah, may naamoy kasi akong soft drinks. Either uminom ka or nagbukas ka. I don't know. And, yeah. For what I can see here, yung nasa isip ng person mo with the Ace of Swords, medyo logic siya mag-isip ha.
Ibig sabihin yung person mo, pwedeng problema ko muna ang dapat kong ayusin. Pwedeng wala siya muna pakialam sa kung ano mararamdaman mo, kung ano yung magiging tingin mo sa kanya ngayon or sa connection ninyong dalawa. Kasi for now, kung ano yung mga dapat niyang unahin, yun yung inuuna niya. So this person, parang, teka lang, wala muna akong pakialam kung ikaw ay nalulungkot, nasasaktan, nagagalit sa akin. Kung ano muna yung tingin kong tama na dapat kong gawin, ay yun yung ginagawa ko. And I feel like your person is listening dito sa mga advice with the Page of Swords. And ito yung parang nakakapag-cut off sa inyong dalawa. You might be dealing with someone who is very immature pagdating sa kanya. Yeah, we do have here the High Priestess. So talagang logic siya mag-isip ngayon. Hindi siya, pag sa, pagdating sa usapang soul connection, etc., etc., wala muna dun yung isip niya. Kasi with the Page of Swords, your person is like, ma-clear yung mind niya. Okay? Pwedeng kung sa emosyon, hindi mo na yung emosyon yung dapat kong pairalin, di ba? Kailangan, hindi mo, maaaring iniisip niya, hindi mo kasi alam yung na-i-experience ko, yung nararamdaman ko, maaaring dinidiscard ka nitong taong to, hindi ka pinagpapansin or hindi niya binibigay nga yung kung gusto, kung anong gusto mo kasi nga, maaaring sa ngayon, sarili muna niya yung iniisip niya. That is your person. Napunta tayo sa emotions ng person mo. Okay. Yeah, we do have here the Queen of Wands. For some of you, you're dealing with someone na medyo, yeah, business related matter. Pwedeng nakaka business or work related matter itong person mo. Meron siyang something na winawalk away or inilalayuan. Okay, meron siyang nilalayuan, iniiwasan. And that could be the problem. Iniiwasan niya or nilalayuan niya yung sakit, yung hirap, ganyan. And so yung person mo, talagang ngayon, utak ang ginagamit niya, hindi ang puso. Kasi ayaw niya masaktan. Okay, that is your person. And yung emotions niya with the Page of Pentacles, marami siyang responsibilities ngayon, marami siyang mga bagay na bago na nangyayari sa kanya ngayon. Pwedeng may kinalaman sa family or may kinalaman sa opportunities na dumating sa kanya recently. So itong person na ito, nandito yung main focus niya. Medyo marami siyang responsibilidad with the Emperor, and I feel like this person has a lot of concern for you. Concern siya sa iyo, no? Very immature lang talaga yung person mo kasi with the Eight of Pentacles, trabaho muna, pera muna. Nandun yung focus ng person mo. Okay? And so, I feel like itong person na ito, although alam niyang nandyan ka, maaaring hindi siya nakikinig sa mga sinasabi mo, sa mga kung may pag-uusap man sa inyo, parang labas lang sa kabilang tenga muna sa ngayon. Dahil nga, you're dealing with someone who is very busy with the Emperor. Could be an authority dito sa connection ninyo. Yung kumbaga sa inyong dalawa, siya yung nasusunod. Okay? And so, ngayon sa naisip niya, busy ako, marami ako iniintindi. And so, yun ang nasusunod. Okay? So, punta tayo sa ano ang gustong mangyari nitong person na ito sa connection ninyong dalawa. Two of Cups is here. Bottom of the deck is the Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. The Four of Swords, Two of Cups, Four of Swords. Nine of Swords pala ito. No? Nasabi ko yata Four of Swords. This is Nine of Swords. And the Ace of Wands followed by the Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, and Cancer, Scorpio, Pisces, energy. Okay, ang gusto niyang mangyari is like to focus dito sa mga responsibilidad niya, sa mga bago na dumating sa buhay niya. And this person, gusto niya ng maybe relationship or friendship with you. The problem is with the Four of Swords, teka lang, you know, pwedeng ina-isolate niya ang sarili niya sa'yo, may paglayo na ginagawa or medyo hindi kayo okay ngayon because the love is still there, okay? Yung, don't get me wrong, whether love, kasi yung iba nga friendship ito or money or kakonek mo regarding sa pera, ganyan, this person, pwedeng sinasabi niya, wait lang, sarili muna kasi niya iniisip niya eh.
gusto niya ng partnership with you, still concerned siya, still mahalaga ka, or may friendship sa inyong dalawa, the problem is that, teka lang, wala muna dyan ang isip ko ngayon kasi medyo marami siyang responsibilidad or gustong mangyari or unahin ngayon. So, that is your person. Medyo stress. Okay? Nine of Swords here. Medyo stress itong person ito. Kaya maaaring hindi niya maibigay sa'yo kung ano yung mga ini-expect mo kasi sa ngayon medyo stress siya. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.